Lakas ang bahay, di lang bilang pagkain ang dulot ng halaman sa ating katawan. Marami itong hatid na health benefits. At yan ang ating pag-uusapan with our guest, itong ating trendy farmer, si Ms. Helen San Agustin, of the General Manager of Pocket Farms Manila. Yes, good morning. Welcome to Rise and Shine. Ayan, umpisahan na natin kasi I'm sure madami tayong didiscuss. Sige. So ano ang difference po? What is organic farming? First, let's talk about herbs siguro muna, no? Okay. Like, kung ano yung mga health benefits ng ating herbs. Mm. Ano mo ba yung mga magandang dulot ng herbs sa ating katawan? Napakadaming magandang dulot ng herbs sa ating katawan. Mm-hmm. Lalo na kung sa umaga. Papansin nyo ba minsan, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock pa lang, toxic na kayo? Medyo mainit na yung ulo natin. Oh, hindi na maganda yung ating kapaligiran. Mm-hmm. Kasi yun din yun eh. Sa umaga, mas maganda kung iinom ka kaagad ng herbs like tarragon. Hot water or cold water, lagay ka lang ng tarragon. Lavender, o kung anong available na meron kang herbs sa bahay. Sorry ha, kasi nasasabi ko yung anong available. Kasi sa amin, maraming available. Oo nga eh. Mm-hmm. So nabanggit niya tarragon. Parang tea lang siya gagawin. Oo, lalagay mo lang siya. How does it help the body po ba? Ano po ba yung sa umpisa, pag magte-take tayo ng mga ganong healthy herbs, nade-detoxify yung katawan natin. Detoxification. Yeah, and then I think we use lavender, it relaxes our body. Yes. It relaxes us. Mentally, parang nare-relax tayo if we use lavender. So I think iba-ibang klaseng herbs, iba-iba rin yung benefits. Ganun din sa pagkain, iba-ibang kulay, iba-ibang benefits. Sige, ano naman ang difference between medicinal, the traditional, or yung herbs? How effective yung mga herbs versus yung traditional medicines? Traditional medicine, talagang mahusay pa rin. Pero para sa akin, yung support ng herbs, kasi everyday mo ito eh. Parang you take antibiotic daily. Like if you take basil, sweet basil daily, sweet basil, or any kind of basil, you take antibiotic daily in a form of herbs. Oh. Na hindi harmful kasi whereas yung versus yung antibiotics, you can only take that for 3, 5, or 7 days. 7 days, 11 days. Whereas this one, you can take it every day and it will boost your immune system without any harm whatsoever. Okay, okay yun. Ano pa po ba yung mga iba pang herbs na very useful na parang yung pwedeng daily na itatake din? Luya or ginger. Ginger. Yan, everyday. Yeah. Lalo na sa inyo. Napakahusay sa boses siya. So, every time magsasalita kayo dito, maganda ang dating ng boses natin. Talaga po? Diba parang nakapantaas ng boses? Nagpapaganda. Nagpaganda ng boses. Nagka-cleanse ng skin. So, kung gusto mo ng beauty, so, ano lang, ginger lang. Ito yung detoxifying part din siya nung detoxifying. Ginger. Pwede po kami mag-ginger. Ano yung iboboil namin? Naging interesado. Ay, paano po yun? Iboboil namin? Oo. Tapos inumin namin everyday, pwede? Or ikaw gargle po? Kung meron kang sore throat gargle. Kasi skin po. Pag sa skin, iinumin mo siya. Iinumin pa rin. Hindi naman po kami mangangamoy nun. Hindi. Okay, ayan. Lagi kong nakikita sa shelf yung mga turmeric. Turmeric. Okay. Mahusay yan sa mga nagkakaedad na katulad ko. Kasi i-enhance naman niya yung memory mo. Ay, kailangan po rin yan. Lahat yun. So yung mga nakakalimot-limot na dyan. Napakadami turmeric. Aray! Mga nakakalimot-limot. Tinamaan ka ba? Okay. Ayan, sige partner. Ano naman siguro ang samples of yung mga herbs, yan. And kung merong healing herbs, meron din bang dangerous herbs? Na parang we should stay away from it? Sa market natin, lahat ng inilalabas na is yung good herbs. So, hindi ako masyadong familiar sa mga, sa... Poison herbs, there's no such thing. Wala. Okay. Kasi like the pansit-pansitan, I don't know kung familiar kayo. Ito, wild lang yan. Pero nakakain siya. It's a kind of herb. You can eat pansitan. Ano yung tsura nun? Parang first time ko narinig yung... Maliliit lang siyang dahon. Sorry. Okay. Maliliit lang siya na dahon. Mm-hmm. Tapos, para siyang... Green din ho ito. Green so, din siya. Okay. So, yung iba, kala nila dangerous yun. Pero it's not.
So sige, klaruhin natin. Mm-hmm. Wala pa so far na na-discover na dangerous herbs. Lahat so far, halos lahat, mm-hmm. merong healing or merong kang benefits na, mm-hmm. health benefits na well, at least those siguro in the out in the market, no? Kasi may screening process naman siguro. Yeah. So baka hindi naman makakarating yung mga poisonous herbs. Oh. May point ka dyan. Tama. Tama. Ayan, partner. Sige. Okay, so napag-usapan na natin yung mga ano yung mga okay na herbs, ano yung mga benefits, ano yung mga, actually wala naman pala masyadong dangerous. Ngayon naman ho, kung gusto kong magtanim sa bahay ko ng herbs, paano ho natin gagawin yun? Lalo na since this is an urban setting, no? Mm-hmm. So paano ba kung yung mga wala masyadong lote or lupa, ano hong paraan dyan? Backyard, oo. Is that what we call pocket gardening? Pocket gardening. Maraming paraan ngayon ng pagtatanim. Kahit na nasa isang apartment ka lang or isang maliit na lugar, kahit nasa condo o nagdo-dorm ka lang, mm-hmm. pwede kang magtanim kung gugustuhin mo. Kasi marami ng paraan ngayon. Merong vertical gardening. Vertical gardening. Mm-hmm. Ano po itong vertical gardening? Sinasabi, like, itong kitchen nyo, sabit ka lang dyan ng wire mesh, tapos may vertical pots or mga pots na galing sa disposable bottle. Pet bottle. Oo. Doon lang, pwede ka nang magtanim. So, pero meron soil. Na luma-luma, pwedeng gawing pot yun. Ika-cut lang nila. Yeah. Okay. Tapos nalagyan po ng soil. Konting soil. Tapos nakasabit-sabit lang. Nakasabit-sabit lang. Pero paano yung pwede didigan yun din, di mababasa po yung Alalay lang. Kung nasa condo ka, alalay lang yung pagdilig. Hindi naman kasi kailangan ganito lang yung pot mo, eh ganito din yung tubig mo. Pwede na mga kalahati lang ng baso ng tubig o one-fourth ng baso. Oh, konting tubig lang naman pala yung kailangan natin. So, di ba nabanggit yun, vertical? Meron pa ho bang ibang paraan? Horizontal? Horizontal. May ganun ba? Meron marami like in our place. Wala na puro simento sa bahay namin. Mm-hmm. So, naubusan na ako ng simento, ng pader. So, I go air naman. So, sa pader na, halos pader na kapit bahay. Nasa taas na. Okay. So, maraming paraan. Marami pong paraan. Nakita nga ako sa internet, parang ang ginamit naman niya, tela. Like, parang naka-fold lang na tela. Tapos doon nakalagay yung lupa. Tapos parang nakalagay sa floor yung tela. Oh, yung nakasabit din sila. Maglalagay ka lang ng pole. Oo, nagbintana. Kung nasa condo ka, so pwede kang magsabit-sabit doon. Wow! Diba? No, parang gusto ko yan i-try. Interesting. Oo. Oh, so, talagang may paraan pala. Para marami. Kasi ang sikreto naman niya nasa nasa soil. Nasa lupa. So, it's a matter of mixture lang talaga ng lupa. So, ulitin ho natin yung mga materials na kailangan natin. Ano nga ho yung mga nabanggit ninyo for pocket gardening? For pocket gardening, ang kailangan mo lang is compost soil. Compost soil. Rice hull. Rice hull. At saka, ordinaryong lupa. Lupa. Saka iba yung soil sa ordinaryong lupa. Oo. Okay. Kasi, sa pocket farming o sa home gardening, mm-mm. lahat ng kailangan natin, nasa kitchen lang natin. Okay. Nasa kusina lang natin. Like, kanina, nagluto kayo ng kangkong. Mm. Yung tira ng kangkong, yung hard part ng kangkong, yun ang pwede gamitin mong compost. Ito yung pampataba. Ito yung mga pampataba. Okay. Ikaw na naman po katagal ang pag... Depende po sa plants. Pero from ballpark. Estimate po kung gano'ng katagal so yung... So pretty partner. Gano'ng katagal yung pag-grow ng mga plants or herbs na ito. Depende. Siyempre, target mo, gusto mo ba yung makakain na agad? So magtanim ka ng pechay. It only to 25 days to 35 days. Lettuce, the same thing, 25 to 35. Ganun lang kadali, yes, parang ganun lang na kadali. Oo nga eh. Mas madami po pong... ka na. Mga basil, diba? Parang pipitas ka lang. Sarap. Parang nagluto ako, din nagtanim noon. Diba? Tapos sure ka pa no organic kasi hindi natin kailangan gamitan ng mga pesticides. Yung nakikita nyo sa TV nyo, lahat yan galing na sa sarili kong pocket farm. Pocket farm. Yung mga ginagamit. Like that one, that's gynora. That's very important for our daily gynora. Daily herbs. Gynora. Meron po bang mga herbs na pwede nating patubuin dito sa ating tropical country? Tapos yung iba din na natutubo or mag-grow lang sa malalamig. Oo nga. Meron mga ganun, pero like azitaba. Nabubuhay hindi lang po yung basketball player? Hindi. Asitaba. Hindi siya. Pero nabubuhay na rin dito. Nabubuhay na rin dito. Marami ng herbs na nabubuhay dito. Ah,
Ah, okay. Sige po, siguro po, anyayahan nyo sila or encourage po ninyo yung ating kayo? Mga televiewers na magtanim sa kanilang sariling kabahayan. Kahit nga nasa urban setting urban. Tayo, sabi mga party, pwede, di ba? Pwede. Mm-hmm. Every Sunday po, meron po kaming pocket session. We call it pocket session. Pocket session. Oo, sa Antipolo, kung saan po pwede kayong matutong magtanim ng herbs at saka ng mga vegetable. Sa baso lang po na sa baso. Pwede dito, ganyan lang kalit. Ganyan pwede pong sa ganito lang. May bayad po bang umatend sa mga session na ganyan? Pero na maliit lang. Minimal lang. Minimal lang. Minimal lang. Kasi yung ano doon is para nga matuto. Okay. So, meron po kayong mga seminars, no? Meron po ba kayong Facebook or website? Okay. Para, like ako parang naging interesado ako, di ba? Domesticated. Maganda. Pwede ko kayo turuan. Sige. Pwede niyong i-visit ang Pocket Farms Madila sa Facebook page. Pwede rin po sa sarili kong page mismo, Helen P. San Agustin. Facebook. Website, www.pocketfarmsmanila. Ayan. Manila. Okay. Meron akong last question. E paano po sinasabi nila para maging ano ka, kailangan may green thumb ka? E paano po ako wala akong green thumb? Lahat sila namamatay. Gusto ko yan, green thumb. Ako din, bago ako natuto, dalawang sachet ng lettuce ang napatay ko. Napaka-cream na gano'n. Namatay sila lahat. Kasi ako as a manager, mas ano din ako sa business side. Mas alam kong buhayin yun. Pero halaman, hindi ko alam buhayin nun. Okay. Pero nalagpas try sa, and yes, try. So hindi pa lang sa bahay. Hindi necessarily may green thumb ka. Okay. Ay, nagulat po ba kayo? Sorry naman. Papagising! Sabi ni Miss Kat. Kargado ng mga herbs. Jenny, ano ba ginagawa mo? Okay, thank you so much, Miss Helen San Agustin. Thank you, Helen. Super interesting ng topic natin. Okay, at magbabalik pa rin po, partner, ang Rise and Shine!